to Mobile Legends. Ang trahedya na munti ka nang mamatay si Aldous dahil sa kaduwagan ni Minotaur. Kaya ating alamin ang naging buhay nila sa kaharian ng Minoan. I always fulfill my contracts. May mga kwento tungkol sa mga alamat na nagmula sa Land of Dawn, na nagsasabi na ang Minoan Kingdom ng kanlurang disyerto ay nagtataglay ng isang misteryosong liberet o mga daan na nagtataglay ng kalituhan sa mga tao. Ang mga daanan sa loob ng kaharian na ito ay nakakalito, at kung sino man ang susubok na nakawin ng orb ay mahihirapan at di nila matatagpuan. Ang maze na ito ay itinayo ng mga Minoan para maprotektahan ang pinanghahawakan nila na Twilight Orb. Sa orb na ito ay umaasa ang mga Minoan na mauunawaan nila ang pinagmula nito. Ang mga Minotaur ay naglagda ng maraming kontraktor para mas mabantayan pa ang iniingatan nilang Twilight Orb. Sa mga kontraktor na yon, isa si Aldous sa napili upang gampanan ang tungkulin bilang tagabantay ng Twilight Orb. Lahat ng mga Minoan ay pinapahintulutang lumapit sa Twilight Orb para maranasan nila at ma-enjoy ang misteryosong kapangyarihan na taglay nito. Natutuwa si Aldous sa naging sitwasyon niya. Ini-enjoy niya ang bawat panahon habang binabantayan at tinatamasa ito. Bilang kabayaran ay kailangan na protektahan ni Aldous ang orb, kaya siya mismo ang tumayo sa entrance ng kaharian. Pero nakakalungkot ang naging pangyayari. Wala talagang forever sa pagbabantay ng Twilight Orb, maliban na lang kay Aldous. Maraming mga mamahaling bato ang natagpuan sa kaharian ng Minoan. Isa na dito ay ang Batong Jade. Maraming mga kontraktor ang nakilahok sa pangunguha ng mga mamahaling bato. Simula noon ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang mga tao ay gumagawa na ng di kaaya-ayang gawain. Ang iba ay naging pasimuno na ng mga kaguluhan para lang sa kapakanan ng sarili. Biglang umunlad ang mga tao doon dahil sa mga mamahaling bato na nakukuha nila. Dahil dito ay nakukuha na nila ang mga bagay na gusto nila at nagagawa na dahil sa yaman na nakamtan ng mga tao. At dahil napakaabusado na ng mga tao, nakita ito ng dalawang Diyos, ang Diyos ng Liwanag at ang Diyos ng Kadiliman. Ang dalawang Diyos na ito ay nagdala ng matinding parusa sa lupa. Binagsakan nila ito ng matinding kidlat bilang parusa sa lahat. Dahil dito, biglang naglabas ng proteksyon ang Twilight Orb sa loob ng maze, na kung saan naging maswerte si Minotaur dahil nasa loob siya. Lahat ng tao na nasa labas ng maze ay patay. Kahit si Aldous na solido sa pagbabantay ng Twilight Orb ay tiri na kaligtas sa hagupit ng parusa na yon. Pagkatapos ng pangyayari, nakita ni Minotaur ang nakakagimbal at nakakakilabot na pangyayari sa kaharian. Ang dating mayamang lugar ay puno ng pagwasak at kamatayan. At sa isang banda, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Aldous na naghihingalo at ito'y mamamatay na. Nalusaw ang mukha ni Aldous, nagtamo ito ng malubhang sugat at ito'y umiiyak at naghihingi ng tulong kay Minotaur. Biglang nagulat si Minotaur sa kanyang nakita sa naging sitwasyon ni Aldous. Nataranta si Minotaur at tumakbo ito ng palayo kay Aldous at sa kanilang kaharian ni hindi man lang niya tinulungan. Dumaan ang maraming taon, naaalala pa rin ni Minotaur ang kanyang kaduwagan sa pag-iwan niya kay Aldous. Habang naglalakbay, nararamdaman ni Minotaur ang tawag ng Twilight Orb sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon si Minotaur na bumalik sa kaharian at kunin ulit ito. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan para samahan siya sa kanyang gagawing plano at sinamahan naman siya ng mga ito. Habang binabayo ni Minotaur ang daan papunta sa dati niyang kaharian, ay sa wakas ay nakita niya rin ang pintuan ng maze. At dito, unti-unti niyang binuksan ang pintuan at nung nabuksan niya na ito,
Nakita niya sa malayo ang isang tao na nakatayo at nagulat siya dahil ang taong nakita niya ay si Aldous. Napatanong si Minotaur kung bakit buhay pa si Aldous. At ang naging sagot ni Aldous ay dahil sa ginawa ng Twilight Orb sa kanya. Kaya naging mukhang bungo ang mukha ni Aldous at nabigyan rin ng kapangyarihan ang kanyang kanang kamay. At doon ay inalok ni Minotaur si Aldous na sumali sa kanya para kunin ulit nila ang Twilight Orb. Pero tumanggi si Aldous sa naging plano ni Minotaur dahil naaalala ni Aldous ang kawalang hiya na ginawa ni Minotaur sa kanya sa araw na ito'y naghihingalo sa kamatayan. Nung panahon na yon ay nakakontrata pa rin si Aldous sa kanyang pagbabantay sa Twilight Orb at pilit ni Minotaur na pumasok at kunin ang Twilight Orb. Pero hinarangan siya ni Aldous at naging sanhi ng kanilang matinding sagupaan. I always fulfill my contracts. Biglang kumalat sa Land of Dawn ang balita tungkol sa nangyari sa Minoan Kingdom at maraming mga taong naging interesado na kunin ang Twilight Orb. Isa na si Harley sa naging interesado dito at kahit na delikado ang lugar ay buong tapang niyang pinuntahan kaya sobrang alala sa kanya si Leslie nung nabalitaan niya ito at sinundan ni Leslie si Harley patungo sa lugar ng Minoan. Isa rin si Vixana sa mga nakarinig at interesado dito. Ang ginawa niya ay binuksan niya ang pintuan ng mga kaluluwa para maging una siya sa makakuha ng Twilight Orb. Sa silangang lupain ay narinig din ni Hayabusa at Kagura ang tungkol sa Twilight Orb. Kaya dali-dali silang pumunta sa lugar na yon. At sa lugar ng Shadow Abyss, narinig din ito ni Selena at nararamdaman niya ang pagka-interesado niya sa orb na ito. Para mas lalo siyang lumakas, kaya nagpasya si Selena na puntahan ito. Marami na ang interesado at di rin nagpahuli ang isang magnanakaw na si Clone. Narinig niya ang tungkol sa orb, kaya pinuntahan niya rin ito kasama si Dexter. Nakita ni Aldous si Selena na papalapit sa gate ng maze at sinabihan niya ito na bawal pumasok. At dahil nagmamatigas si Selena, pinuwersan niyang pumasok dito at nakita ito ni Aldous. Dahil sa sobrang pagmamatigas ay binigyan ni Aldous ng isang malakas na suntok si Selena at ito'y natamaan at hindi ka na siyang mamatay sa suntok na natamu niya kay Aldous.